Narito ang apat na anyo o kayarian ng salita. Una ay payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Ang mga ito ay ginagamit upang makabuo ng salita. Ulitin mo nga ang apat na kayarian ng salita. Magaling! Payak. Ano ba ang payak? Ito ay binubuo ng salitang ugat lamang o simpleng salita. Ang salitang ugat ay salitang buo ang kilos, tulad ng laro, aral, luma, suklay, awit, ganda. Tandaan, ang payak ay salitang ugat lamang o simpleng salita. Iba pang halimbawa ng payak, bukas, sipag, linis, luhod, upo, lawak. Ang mga ito ay nasaan yung payak. Masipag. Matutukoy mo ba kung alin dyan ang salitang ugat? Tama! Sipag. Naglaro. Alin naman dyan ang salitang ugat? Magaling. Laro. Yan ay mga halimbawa ng payak. Sipag, laro, ay nasaan yung payak? So ngayon, alam mo na ang payak? Talaga? Sige, isa pa nga. Umuwi. Alin dyan ang salitang ugat? Tama, uwi. Binili. Alin dyan ang salitang ugat? Magaling, bili. Asinan. Alin dyan ang salitang ugat? Mahusay, asin. Ang uwi, bili, at asin ay mga salitang ugat na nasaan yung payak. Ngayon, dumako naman tayo sa may lapi. Ano ba ang may lapi? Ito ay binubuo ng salitang ugat at panlapi na maaaring matagpuan sa unahan, gitna, o hulihan. Ang panlapi, ito yung mga pantig na idinaragdag sa salitang ugat. May tatlong uri ng panlapi. Una ay ang unlapi. Ang unlapi, ito ay ginagamit sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, naglaro, naluma, malungkot. Ang gitlapi naman ay ginagamit sa gitna ng salitang ugat. Halimbawa, hinila, kumain, tumakbo. Ang hulapi naman ay ginagamit sa hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, aralin, awitan, gandahan. Iba pang halimbawa ng may lapi? Nagsuklay, magtanim, matamis, hinipan, lumuwa, tumabi, awitin, hulihan, kainan. Tandaan, ang mga panlaping nag, mag, ma, in, an, nang, mang ay mga panlaping idinaragdag sa unahan, sa gitna o sa hulihan ng salitang ugat. May lapi. Thank you.
Sipag, akyat, linis. Ito ay mga salitang ugat. Kapag dinagdag natin ang panlaping ma, um, nag, sila ay magiging anyong may lapi. May lapi. Dumako naman tayo sa inuulit. Ano ba ang inuulit? Ang inuulit, ito ay binubuo sa pamamagitan ng pag-uulit ng unang dalawang pantig ng salitang ugat na maaaring mayroon o walang dagdag na panlapi. Paano ba ito? May dalawang uri ng inuulit. Ito ay ganap at di ganap. Ang ganap, buong salita ang inuulit. Halimbawa, araw-araw. Gabi-gabi. Agad-agad. Bahay-bahay. Ang di ganap naman ay bahagi lamang ng salita ang inuulit. Halimbawa, aalis, lalakad, aakyat, kakain. Iba pang halimbawa ng inuulit, linggo-linggo, bagong-bago, puting-puti, lagi-lagi, luluhod, aawit, bubuksan, kakapit, inuulit. Dumako naman tayo sa tambalan. Ang tambalan, ito ay binubuo ng pagsasama ng dalawang magkaibang salita. Halimbawa, silid, aklatan, ay silid aklatan o sa Ingles ay library. Iba pang halimbawa ng tambalan, bahay kubo, punong guro, silid aklatan, dalagang bukid, silid aralan, bahaghari, palusebo, at ningas kugon. Ang ningas kugon ay tawag sa ugali na sa simula lang ay gumagawa, ngunit hindi naman tinatapos. Tambalan. Ayan, natapos rin ang ating aralin. Ngayon, alam mo na kung ano ang anyo o kayarian ng salita. Sige nga, gawin natin ang mga ito. Bumuo ng mga salitang may lapi ayon sa mga salitang ugat at panlapi na nasa ibaba. Una, ang sagot ay naglaro. Kumain. Akyatin. Nang huli. Mag-aral. Ngayon naman, umisip ka ng mga salitang inuulit at isulat mo ito sa iyong papel. Maaari mong i-post ang video ito. May naisip ka na ba? Naisulat mo ba ang puting-puti? O araw-araw? Bagong-bago? Agad-agad? Dali-dali? Pulang-pula? Ano pa kaya ang mga naisulat mo? Sunod, piliin sa kahon ang mga salita upang makabuo ng salitang tambalan. Una, silid aklatan. Bahaghari. Palusebo. Bahay kubo. At ningas kugon. Ang husay mo. Thank you.
Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Paalam!